Tapos ang tagal. Kainin mo ako, kainin din kita. Sis Delia, kain tayo mais, sis. Mais. Inches ng mais. Sana yung mga kabitlog natin. Lapagan ng kayabangan. Lapagyabang nyo. Mother Bistag lang malakas. Mother Bistag lang malakas maglapag. Takot yung iba maglapag pag andyan si Mother. Baka malapagan sila ng milyon-milyon. Lapag nyo yung mga poki nyo. Magandang hapon. Meron tayong silent viewer isa. Magandang hapon, Ma'am Fela. Taga naman mga kabitlog pumasok. Yaya ni Kap, magandang hapon. Yaya ni Kap, ako po ay 39 years old. Ako po ay isang taon na lang magpo-40 na ako, Yaya ni Kap. Matanda na po ako, Yaya ni Kap. Konting kimbot na lang, Yaya ni Kap. Isang ano na ako. Papa member na ako ng mga Dino 4. Ito lang nagre-reply. Yung aking mga kabitlog. Shout out! Kabitlog ko. Kabistag family. Saan na kayo? I need you now. Thank you sa pag-visit. Kausapin niyo ako. Ano nangyayari sa inyo diyan? Celia.
masamang sinyalis ito. Wala akong kausap. Maghanap tayo kausap. Wala man lang akong kausap. Si Stelia, ikaw ba to? Hindi usap ka muna kayo dyan. Kapayaan nyo ako dito. Sanay naman ako mag... kausapin sarili ko. Walang kakausap sa akin. Okay lang. Magandang hapon. Can't you hear my voice this time? This is my fight song. Nobody else believe. Cause I still got. Kain tayo mais. Gandang hapon sa inyong lahat. Siyempre shout out sa aking ina. Ano sila? Tapos ka na sa ginagawa mo si Sir Celine. Kumakain na kumain si... Wala na kaming bigas kaya mais na ang kainin ko. Joke lang siyempre. Sis Delia. Kamusta ang inyong mga buhay-buhay mga sisi? Arby Martinez, hello. Shout out. Salamat sa patamsak. Arby, kamusta ka Arby? Kamusta pakiramdam mo sis? Alam ko may nararamdaman ka rin eh, kagaya ko. Kain ka sis? Tikman mo yung tikman mo mais ko. Yummy. Ingkit lang da. Kain ka sis, mga between. Sana all. Sana sis all nakakain mais. Bawal ka ba sa mais sis? Bawal ka sa mais sis RP? Andito ay yaya ni Dam, ni Kap. Babe kayo. Sino ba yung yaya ni Kap mga sis? 50 ka na ron. Isang taon na lang senior na ako.
Kuya, ayun, 20 lang ako. Huwag kang ano dyan, Kuya Iron. Baka ako makalas back. Huli yun tayo sa green. Diment green lang. Huwag tayong mag-green masyado. Mint green lang, pwede na light green, apple green. Kamusta lagay mo dyan, Kuya Ayon? Nasa ayos ba? Ayusin mo yung lagay mo dyan, Kuya Ayon, ha? Kulay green. Wala ka bang asawa, RB? RB, may asawa ka? Wala. Dalaga ata to si RB. Seventeen years na hiwalay, ah. Bakit hindi mo alam yung green? Green joke sis RB. Joke lang yun. Baka mapikon si Yaya ni Cap. Hindi na nagre-reply. Baka wala na yun siya. Parang kanina pa yun siya. Kanina pa yun siya nagtanong. Pero nung nag-reply ako, hindi na siya nag-response. So, ibig sabihin, wala na siya. Ah, joke ka lang ko. Saan ka maisni? Maisni. Kainin mo ako, mni. Mumo ka lang ang kakaon. Tulad mo. Ah, joke. Kala ko ibang green sis bituin. Bastos ng asawa ko eh. Ano na pag-usapan natin dito? Ba't hindi nagdutdut yung mother ko eh? Namiss ko yung dutdut ng mother ko. Gusto ko itang marinig, mother. Magdudut ka naman. Kahit one ano lang. One sentence. Minsan maganda din yung may joke para masaya. Kaya nga sis RB, no? Kasi minsan nagbo-board-board din yung life natin. Kapag walang betlog yung life natin, paano na lang tayo? Kuya, ayon kasi masyadong depend. Masyadong ano to eh. Conservative. Ayaw niya mag-topic ng itlog. Ayaw ni Kuya Ayon mag-topic tayo ng itlog. Sarap kaya itlog? Diba sis? Maglaga ako ng itlog pala. Kailangan ko maglaga ng itlog para yung paa ko hindi ano. Yung paa ko para hindi ano, hindi siya tataba. Talaga magdutot ni mother. May ano pala sis, yung isa kong video, baka may dinagdag si Kuya Lakay na
para sa WH, kasi yung isa kong video tiningnan ko kanina, meron siyang 1k views. Baka dinagdagan ni Kuya Lakay yung WH, kasi merong yung isa kong video na sa 1k yung views niya, baka sa kanya galing din yun. Kaya thank you Kuya Lakay sa binigay mo. Alam ko ikaw lang naman yung magbibigay nun, kasi andyan ka kaninang umaga, tapos sinabi ko na ganun. Kaya possible na ikaw yung nagtitira. Ikaw yung nagpatira sa kulang WH. Kung hindi, recolis bukas, no? Sabado. O Sabado bukas. Baka mga Monday tapos na yung WH. Baka by Monday mga sis, tapos na yung WH natin. Kasi kunting push na lang siya. At kunting gewang-gewang. Sino itong apat na ito? Sino-sino sis between Mariket? Sis RB, andyan ka pa ba? Sis Rizalin? Sino tong isa? Merong isang hindi nagtudot-dot. Si mother ba to? Gandang hapon! Ay sis! Edith! Gandang hapon sa'yo. Ikaw ba yun kanina sis nagpa-add sa akin sa Facebook? Hindi ko pa nagawa, nakalimutan ko. Katulog kasi ako after LS kanina. Pero pag gawin ko na lang mamaya. Delia. Okay, sis Edith. Ayun, sana matapos na yung WH natin para maka next step na tayo. Para at least sisirano naman ba ang puntahan natin mga sisi. Para makaangapin si Serrano. Para hindi na rin siya mag focus din sa WH pag na-reach niya yung WH niya. Magpo-focus na siya sa niya. Sa mga gawain niya din na mga importante pa. Ang topic natin. Depende kung may topic tayo na bitlog, pwede bitlog. Fishball. Fishball. Anong maganda na isama sa fishball pag nagbenta? Fishball. Kadalasan yung kasama ng fishball, kikiam eh. Kikiam yung parang fish, yan siya. Fish, something. Siomai. Papagawa ako sa ate ko ng siomai. Mabilis. Ay, kaso lang, yung problema ko naman dyan sa siomai. Pag nag, pala tayo ng siomai, kailangan pala ng, steamer. Yung problema ko, steamer, wala kaming steamer dito sa bahay. Kasi nung kasal namin ng asawa ko, merong rice cooker na niregalo sa amin yung ninang namin.
Pero ginamit ng kapatid niya nasira na. Kaya wala na akong ano. Wala na akong steamer para sa siomay. So possible na lang talaga yung ano. Quick. Kasi yung quick, prito lang yan. Pwede tayo, meron naman ako kaming kawali dito. Quick squid ball. Yun na lang. Squid ball. Calamaris sometimes. Calamaris naman kasi mabenta sana siya. Pero sometimes kasi mahal yung squid na yung pusit. Mahal. Kaya mas mainam pa rin yung fishball lang. Or yung mga kikiam. Kasi pwedeng homemade yung ano, yung fishball. Alam naman na ni ate magtimpla ng fishball na yan. Kaya if ever ko tingnan na namin kung saan makakasave. Kung bibili sa market. Pwede rin kasi may meron ng mga prosen na mga natinitinda na ano na fishball sa supermarket. Kaya tingnan na lang kung ano yung makakamura. Kung bibili ba yung ate ko ng ano gagawin na lang or yung finished product na yung bibilhin. Para hindi na mag-waste ng time. Diba mga sis? So, depende na lang yun. Pero para sa akin, mas okay yung quick-quick. Kasi yung quick-quick kasi ilaga mo lang siya. Tapos, sarina lang naman yan itimpla. Sarina. At ang itlog. Para madikit yung harina dun sa quick-quick. Sabagay, meron pa tayong ano. Marami pa tayong oras para sa ano. Sa planning. Meron pa tayong isang buwan ba si an lang ano pa lang ngayon eh. August 5. I'm hoping na maganda yung kalabasan ng ating plano. Kasi alam ko yung pagkain, ano naman yan eh. Lalo na sa mga kabataan, mabenta yan sa mga bata. Yung ano dito, quick. Tsaga lang. Ayun, kailangan ko pala magpagawa ng lagaya ng ano, ng parang mga fishball kahit maliit lang muna na parang ano tawag dun parang shelves para dun sa product. Tanungin ko na lang mamaya yung ate ko. Kailangan ko yung parang lagaya ng mga fishball o lagaya ng mga luto ng product. No comment. No comment. Okay, lapagan ng ano. Lapagan ng kayamanan na. Sis Rose de Monteverde, magandang hapon. Sana nga talaga mag ano. Sana yung kapitbahay namin tutulungan ako. Okay lang ba kayo dyan? Parang
parang kanya-kanya, kanya-kanya nag-iisip. May kanya-kanyang iniisip, kaya ako naman kwentuhan yung mga sis. Bigasan. Mas okay yung bigasan kung i-ano, no, per kilo. Per kilo, kilo lang, mga sis, no? Ba't parang wala akong kausap? Boring naman ang life ko. Parang may mga tao nga, wala mo naman akong kausap. Kahit isa man lang, walang nagre-reply. OMG. Shoutout sa bagong pasok. Tuloy lang po. Kailangan ko po ng kausap sa bagong pasok. Kausapin mo ako. Kung sino man po yung bagong pasok, kausapin mo ako. Just tell me if you don't speak Tagalog, then I speak English for so that we could understand each other. Diba, Sis Delia? Anong topic? Hello, Sis Rona, at sa lahat ng andito, shout out, ayun, from Nadja Aquar. Ayun, topic natin na Sis Delia ngayon is yung about sa maliit na negosyo natin na pinaplano. Yung plano kasi ni Mama Ma'am Fela is yung quick na tindahan, mga street foods na ibebenta. Kaya try natin din. Salamat, Sis Nadja Aquar. Thank you so much sa pag-join. Sana nga matuloy yung pagbukas ng ano dito, klase sa September. Ano pang gusto nyong ano, mga sis? Mga questions, opinions, kung anong dapat na ibenta natin para magkaroon tayo ng income or profit na hindi ma-waste yung pera ni sponsor. Ayokong mapunta sa wala yung pera ni sponsor kasi alam ko pinaghirapan din nila yan. So any advice, any opinion, ganun. Hello, Sis de Monteverde, RB Martinez, shout out from Nadja Aquar. Baka may mga nalalaman pa kayo dyan ng mga small business lang, yung parang small capitals lang na pwedeng maliit lang yung capital pero pwede tayong makapag profit, no? Yung hindi lang ganong mabigat. Kasi para sa akin kasi nahirapan ako magbuhat-buhat ng mga bagay. Dati siguro kung healthy ako. Kahit anong ipababuhat-buhatin ko.
Kahit bigas dati, kaya ko yan buhatin. Yung 50 kilos. Kaso lang, nung nagkasakit ako, masyado na akong, nahirapan. Good vibes, smile lang. Ano na nangyayari? Bakit wala akong kausap? Ang dami nyo kaya. Ang dami nyo pero wala kayong, parang hindi kayo nagsasalita. Shout out sa 8 million. Pinapanawagan ko dyan sa lahat ng dito lang may kumakain. Hita ko. Sakit. Kumakain kasi natapunan kasi ng sabaw hita ko. Aray! Sakit. Ayaw namin ang kausap unang puno bunganga ng ba ng ko. Bawal magsalita. Ano naman kinakain mo dyan, mother? Pa-share naman dyan. Kung nga gutom, wala akong makain. Ayoko nang kumain ng mais kasi baka magsakit yung tiyan ko. Gusto ko yung malambot lang na kainin. Sakit yung hita mo, sis. Buti lang kung hindi yan maano. Buti na hindi napaso yung tinggel mo. Baka inabot yung tinggel mo, ha? Hindi kaya baka naabot yan mo. Kakalma, kakalbo yung mga ano dyan. Flowerettes. Shout out sa lahat from Good Vibes. Good Vibes. Pampatibay ng buto. Ako tinapay kape. Ako kasi, mother, nagkumain ako mais. Kaso lang, medyo matigas, hindi ko na inubos. Baka mamayang gabi, hindi makamove on yung chan ko sa tigas ng mais. At hindi ako matunawan. Kaya okay na ako dun sa kalahati-klati pa lang nakain ko. Naubos na kasi tinapay ko, mother, eh. Siguro, mga Saturday, bili ako ulit ng tinapay. Ubus na yung tinapay ko na pinamili. Bilisan nyo na kasi kumain, mother. Tagal mong kumain, mother. Kailangan ko ng mga kausap. Shout out, sis Bistag Denmark. Lagi po. Kasi puyat. Kaya kain mo na balot. Ah, ganun ba yun? Pag nagpupuyat ka, kailangan kumain ka ng balot. Masarap tinapay sa atin. Dito ibalasa, yan ang na-miss ko sa Pinas, mga masarap na tinapay. Ay, ganun. Baka iba yung ingredients na ginagamit dyan nila, mother. Sige, salita ka lang dyan. Sis Rona, kausap ko pa kasi yun kiti-kiti ng balot. Ay, ganun ba? Sige, kain ka. Masustansya yan. Ay, ganun ba? Baka iba yung ingredients na ginagamit nila. Sa atin dito kasi harina. Tapos yung mga ingredients, ano na natin. Parang sanay tayo sa tinapay ng Pinoy. Naluto, tinggol ko, namula. Baka mamaya yung flowerets mo dyan, nagkatanggal na, sis.
pandesal at insimada. Kasi dito ang tinapay, may palaman. May palaman kasi. Masarap talaga dito yung ano. Yung merong bago dito ngayon na pandesal mother, parang may halo siyang ano, onions. Mga palaman. Magpasarap. Eh, gusto ko walang palaman, puro sausaw, puro lang sausaw sa kape. Paan na lang mother, bilhin mo para walang palaman. Pan. Gusto ko yung tinapay, ano, pandikuko. Yung tinapay ko, kasing laki ng tae ng kalabaw. Masarap nga yung tinapay kapag sinasaw-saw sa ano, sa kape. Maaga na naman ako bukas. Meron na naman akong module bukas ng umaga. Mag-module na naman ako. Meron masarap yun. Constant. Spain pa yan. Lang masarap. At milk bread. France ata. Mga imported products siguro yan dyan. Ginagamit mother. Kaya ganun. Di ba may mga pan? May mga pan din ata yan dyan mother. Now this is between me. Pasas ba yan sa gitna? Walang pasas yan sis between. Mother, mag 1 hour lang ako, mother, ha, para ikaw sunod, mother. Malaki. Sis, between. Kumakain na yung ano mo. Marami yung mga sliced bread at batch. Pero iba yung lasa. Yung tuta mo, sis, between marikit, kumakain na, pwede na yan siyang kunin anytime. Basta ba, kailangan pa-injectionan muna para, ano, para safe siya sa parbo. Para hindi siya mamatay. Pag hindi yan kasi ma-injectionan sis, magugulat ka na lang, mapatay na pala. Next month na wala pa sila time para sabay sa itlog kasi kailangan mo na. Okay yan sis, between marikit. At least pwede pa siyang ako na lang magpa-inject ng para sa first and second shot. Ikaw na lang nakalanganin kasi meron kaming appointment na naman mother sa Ragdal. Excited na ang bunso na makapag magka rundown ng mga ng kapatid. Ano ba yan, ragdoll? Ang ano, ang pusa? Estelia. Ragdoll cat. Busy pa si Fernan. Baka bukas makasend sa'yo pambili ng mukindi.
Ayos ah. Bibili akong ano, isang pack ng candy. Okay na yun sa akin. Importante may candy. Paslamatan na yan. Ipagbunye na yung candy na yan, sis, between Marikit. Pagsalamat so much kay Between Marikit sa pakindi na pinadala niya. Bukas pa yun darating. Magpapakindi daw siya isang pack ng Snow Bear. Ano na kayo naman magdada, mga sis? Usapin nyo naman kasi ako para mayroon tayong i-topic. Hindi sa akin eh yun kasi si Fernan nag-send. Ah, okay. Edi! Shoutout Kuya Fernand, salamat sa pagpabili mo sa akin ng candy. Isang pack ng Snow Bear yun, di ba? Wow, patingin pag nag... pag... ragdoll cat. Magkano ba bili mo ng ragdoll cat, ma'am, mother? Shoutout bro Fernand Fabricaras and Marlags. Shoutout Fernand Fabricaras and Marlags from Bistag, Denmark. Silip-silip lang, dear. Okay, sis Rizaline. This is Asher. Tingnan ko muna kung may lahing ragtal. Ba talaga? Ano ba yung tsura ng ragtal na yan? Kamukha ako ba yan, mother? Busy kasi. Kaya siya nag-represent. Ah, okay. Shout out sa lahat ng andito. Silent viewer lang ako. Today, dami gawain. Okay. Okay lang, sis. Between sis Risa. Ang pure ragdolls na sa... Grabe, mother. Mother! 100K? Grabe naman yan. Ako na lang, bilhin mo, mother. Bilhin mo na lang ako, 100K, mother. Mautusan mo pa ako. Pwede pa ako magbunot ng ano mo, ng... bubunutan pa kita ng white hair sa buhok. Bibilihin mo lang ako 100K. Mahal naman yan, mother. Oy. Ikaw na, yung mayaman, mother Lulu. Yung ragdal karayom na lang kulang. Yan, Runa, pwede na gamitin. Ah, ganun ba yon? Ang ragdal mahaba. Balahibo. Mukhang... Teddy bear. Oh, parang ano siya siguro. Parang maliit yung mukha niya, mother, na parang ganun. No? Ganun ba? O parang ganun, mother, yung mukha niya. Ah, ang tingnan namin may mix. Na kaya di gaano kamahalan mga 100k dollar. Anong gawin mo sa ragdoll, sis? Mahal talaga. Tas ipabet mo pa mura pero hindi pa kompleto yung mahal, kompleto na plus insurance. Buti pa yung pusa may insurance. Samantalang tao dito sa Pilipinas walang insurance. Pag namatay, tapon agad. Para lang may kasama sa bahay. Ah, may kausap. Sana aso na lang, mother. Kinuha niyo, mother. Mas okay pa. Kasi tumatahol nung aso. Kala ko dal. Kala mo sis bitin mo dal yung ragdal.
Kala mo dal. Ayaw ko na aso kasi 3 times a day. Ilalakad mo yan. Alis ako at may pasok ang mga bata. Kawawa, di ba? Okay, at least yung mga yung pusa. Yung pusa pwede mong iwan lang sa bahay. Yung maliit na aso. Ihian. Oasis between pusa. May mix daw. Persian cat. Ah, yung Persian cat, parang ano lang yan siya. Bisaya. Na ano, mother. Ang tatay, pure ragdal. Parang manika talaga. Ah. So, pagmumukha niyan siguro parang ano, may mix na Persian kasi parang Pilipina na ano yan siya, mother, kagaya ng mga Pilipina na mukhang ano, pusa. Persian. Pero mahal pa rin. Between ang kapatid ko, meron sila, yung anak ko may gusto pero katagalan di na pinapansin sila na nag-alaga. Dapat kasi ano ko talaga ang animal lover para hindi ka maano magsawa sa mga alaga. May mat na nga na ihian. Yan din naman bilhin ko pag may pusa na tapas box na meron buhangin para sa taihan. Mahirap din kasi pag may pusa sa loob ng bahay, dinisin mo yung mga ano. Yung sa akin niya, sa taas ng ano, napirami sa taas ng ref mat, mainit niya eh. Sinusunod ko lang kakapunas yung taas ng ref para yung balahibo nila hindi magstay. Kinausap ko muna ang bunso kung talagang alagaan ba niya kasi kawawa pag umalis ako. Okay, hindi naman alagaan yung pusa, mother, basta busog lang yung pusa, hindi yan magkakalat ng ano. Pusang indoors, di talaga yan lalayas. Yung hindi na rin pusa layas. Ordinaryo. Yung mga ano, aspin. Yung mga mga pusang gala. Mga pusakal. Well, yung mga pusang ano yan, mother, basta maliit pa at alagaan mo, hindi yan naalis. Kaya na pag nasanay na dyan siya sa lugar na yan.
hinders na pusa. Sa bintana lang yan pato. Hindi yan lalabas. Yung bahay, malaki naman lugar namin kaya may lugar siya. Kami nga, maliit lang yung lugar namin, marami kaming pusa. Anim-anim na piraso yung pusa dito. Hindi ko yan ipagpili sa'yo. Meron din yan question kung kaya mo bang alagaan. Hindi yan din basta-basta ipagbili. Ah, okay. Isa mo mo pag-uwi mo dito sa Pinas, bistag. May passport yan, sis. Pag gidalhin mo sa Pilipinas, kailangan mo kuhanan yan ng license at passport. Para hindi ka hulihin. Isa, Asel, baka nga mangyari yan. Sabagay, kaya yan ni Mother magpa-passport naman. Pusa. Diba, Mother? Yung sa iba kasi ganyan, pinakuha na nila ng license para pagdating sa mga hindi sila hulihin. Maganda sana aso, Mother, no? Kung ano. Kasi nakakatahol aso. Kawawa talaga, Mother. Kasi nakadepende lang din yan sila pa sa ating mga tao. Kasi hindi yan sila marunong maghanap ng pagkain nila. Kaya kawawa sila pag yung amo nila wala. Pag laging wala. Maingay ang maliit na aso. Ay, tas umiiyak kapag mag-isa. Bigay ko muna itong maisa pamangkin ko. I'll be back, mga sisa. Bigay ko lang tong mais dun sa baba. Thank you.
Ikot, siyempre naubusan ng load. Idaan mo din sa akin para makita ko bago mo iuwi. Naubusan ako ng load, mga shishe. As always, expect too much. More. Ano nangyari? Kain lang dyan, Ron. Crispy yan, crispy. Andito ba? May mga kawal ba si Ate Trex dito ngayon? Distag Yahoo. Kain ka lang at nasa GC kasi nagkwentuhan, chismisan ka namin. Okay lang. Mga nasa work sila. Hello, Nay Norma. Magandang hapon, Nay Norma. Ano yung thumbnail mo? Ano yung thumbnail ko ngayon? Tikman mo ako. Andyan bitlog mo ro na para ka naubusan ng lakas. Lagi akong pagod dito pag sis, pag andito siya sis. Na, parang maubos lagi yung energy ko. Hirap umiwas sa nakatutok.
Ano ang yung kinakain mo, Rona? Hirap iwasan yung nakatutok, sis. Alam mo ba yun? Pag nakatutok na, sis, iwan ko lang. Nainorma, yellow po yung kinakain ko yan, oh. Patanggal uhaw. Cornic. Bawal ako sa mga cornic Nanay Norma. Bawal ako sa mga cornic na yan kasi maalat. Bawal sa akin yung mga chicheria. Kala ko cornic yellow pala. Pagod ako lagi, sis, between. Mampatanggal uhaw ko yan ay normal kasi pag uhaw na uhaw ako. Ito yung ginagamit ko pang ano sa tiyan ko kapag pagka sumasakit yung tiyan ko. Ito nilalagay ko mga sis. Luyang dilaw to. Sumakit yung tiyan ko sa ano? Sa mais. Yung thumbnail ko, Nanay Norma, tikman mo ako yung mais yun. Yung mais yung inaano ko. Tikman mo yung mais. Mahirap ako matunawan mga sis. Ito maganda itong luyang dilaw. Umiyak digay na ako ng digay. Pagalitan na naman ako ni mother. Anong ginagawa mo dyan ngayon, Nay Norma? May pasok ka ba, Nay Norma, ngayon? Sistelia! Pag nagdighay ako, pagalitan ako ni mother. Mapangit daw yung nagdidighay sa harap ng camera. Pag naglagay pa naman ako ng ano ng luyang dilaw na to, lagi ako nadighay. Kasi pampalabas ito ng mga hangin-hangin sa hangin-hangin sa katawan. Kurutin ko tingil mo pag dumighay ka. Pag dumigal ka. Lalayo na lang ako pag dumigal ako mamaya, mother. Bababa na, ibaba ko na yung paa ko para pag dumigay ako, lalayo ako. Huwag mo namang kurutin yung tinggel ko, mother. Masakit pa yung bilat ko hanggang ngayon. At kinatusok ito kagabi. May tumusok sa puwitan ko, mother. Hindi ko maalala kung ano yun. Basta biglaan na lang may tumusok. May tumutok. Kabugin mo dahan-dahan ang dibdib mo. Ganon ba yon, mother? Pag dumighay. Ay, may hirap iwasan yung nakatutok na. Kailangan go ka na lang. Diba, mother? Baka may aswang sa silong. Sinudot ka. Kaya nga, nagulat ako kagabi. Madaling araw pa lang, may tumutusok na sa ano ko.
Sarap pa naman sana ng tulog ko kasi medyo malamig. Ayun pala, may tumutusok-tusok sa likod ko. Kahit anong anong makaawa ko, mother, hindi na pwedeng pigilin. Nang aswang. Maagang nang aswang. Hirap. Sabi ni sis, bitin mo marikit, parang naubusan daw ako ng energy pag andito yung kabitlogan. Mahirap umiwas. Mahirap umiwas sa gamitan mo ng vacuum cleaner. Hindi maubos-ubos. Kahit minumin ito, andyan na naman. Parang may mga galamay ba? Makadikit lang konti, ayan na naman. Vacuum talaga. Kung pwede lang i-vacuum na mother para ubos lahat. One on one, mother, ah. Ikaw lang yung nagbumabang ka dyan, oh. Yung iba nakikinig lang. Kapagod din kaya mag-ano. Malambing pinalitan ko na ako. Pinalitan na ako. Sige, Sis Delia. Kung ganyan asawa ko maglambing. Tutok lang ng tutok ha. Sige, tutok mo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Ingat, Sis Delia. Lumabas na lahat ng kawal ni Ate Drex. Walamang pinalitan na ako. At kinakarate ko siya. Kinakarate. Sa akin naman kasi, mother, kapag alam niya naman na masama yung pakiramdam, hindi na yung manahin siya na gano'n. Ngayon nga lang, lumalayo siya kunti sa akin. Meron lang siyang binibigay na distansya. Kasi makadikit lang talaga siya sa akin. Iba na yun. May kalahulugan agad. Ano ang vlogger na karatista? Anong klaseng inarte, mother? Sige nga, turuan mo nga ako para meron akong idea. Hindi mo naman pwedeng takpan, mother, kasi yung galamay niya kung saan-saan pumupunta, mother, alam mo na yan. Bayaw ko nagreklamo din yan, sis. Puro daw aray-aray, masakit ulo, masakit tiyan. Pag ganyan kasi, mother, yung naano ko na yan dati, mother, naging dramatista din ako nung mga siguro nung bago pa lang ako nagkasakit. Parang irritable ako ba? Parang lagi lang ako may nararamdaman na sakit ng ulo,
masama pakiramdam ko, hindi ko ma-explain kung saan nanggagaling yung mga ano. Bata pa sister ko, iwan, nasa lahi yata namin. Nagtatampo din kasi mother pag hindi mo bigyan ba? Nagtatampo pag hindi mo pansinin. Kaya minsan kinakausap ko na lang na sa ganitong araw na lang kasi parang wala ako sa mood magkarate kick. Ayun. Pangit din naman kasi mother pag wala ka sa mood, no? Parang ang pangit yung ano. Sa GC na lang si Asel. Ulysses, sa kailan ka mag-live, Ulysses? Ulysses, sana mag-live ka, pakita mo yung mukha mo. Kasi, syempre, excited din kaming makita yung mukha mo pag nag-LS ka. Kailan ka ba mag-LS ulit, Ulysses? Sana magpakita ka pa sa amin. Kasi, kami gusto namin makita din yung kung may premiere ako bukas. Gusto namin makita yung itsura mo. Kasi pag nag-LS ka, wala namang tao. Ah, sino yung panuuri namin dun? Dapat pag nag-LS ka, parang kagaya nito sa pagmumukha ko yon. Pakita mo yung mukha mo para ano, maraming tutulong sa'yo. Nung nakaraan, sabi mo magpakita ka ng mukha mo. Tapos nagtago ka lang dun sa picture, hindi ka namin makita. Nag-abang ako ng ilang minuto dun para lang makita ka. Siyempre excited din ako kung ano yung mukha mo. Diba? Tsaka pag nakita ka ng mga sponsors na iba, hindi yan sila magduda sa'yo. Vlog lang pala yan eh. Iba yung vlog kaysa sa live. Dapat pag nag-live ka, pakita mo yung mukha mo. Ano? Ulysses. Huwag kang mahiya. Ako nga, hindi ako nahihiya eh. Doon pa ako sa center tinutusukan. Pinapakita ko sa kanila na ako ito at hindi ako nagsisinungaling sa kanila. Para mas lalo kang mamahalin ng mga sponsors mo. Diba? Kasi pag nagbigay ka lang ng bigay ng link tapos hindi ka naman nila nakikita, yung iba kasi na sponsors, nagdududa yan na baka hindi ikaw. Ako na nga, napagkamalan nila ako dati pero naku, nawala ako. May tumawag. Ako nga, nung una, ang dami nagtatanong kasi minsan yung Gcash ko iba yung pangalan. Pero pinapakita ko sa kanila na ako ito at wala akong tinatago. Bakit anytime, 'di ba nasa bahay ka lang naman at wala ka namang ginagawa, sabi mo hindi ka makatayo, 'di ba? Bakit hindi ka mag-LS? Dapat LS ka. Para mas dadami yung sponsor sa'yo. Daming magbibigay sa'yo kung makita nila sitwasyon mo. Pag nakita ka nila na hindi nakakalakad at hindi ka nakakatayo, mas lalong dadami yung magbibigay sa'yo niyan. Kaya huwag kang mahiya. Bakit ka pa mahiya? Di ba sinabi mo naman na ganyan sitwasyon mo? At isa pa, di ba yung picture mo, nakita na nila kung ano yung mukha mo. Kaya huwag kang mahiya dapat. Magiging proud ka dapat sa sarili mo dahil humihingi ka nga ng tulong tapos nahihiya ka.
Dapat pag humihingi ka ng tulong, hindi ka dapat mahiya. Pakita mo yung totoo kung sino ka talaga. Diba, Ulysses? Opo, wait, now showing ko lang. Now showing mo lang, tapos mamaya vlog lang yan. Tapos picture mo lang yung nakalagay. Minsan parang hindi ka pa nang... Say, ikaw ba talaga yung may gawa ng ano, ng arts na yun, Ulysses? Or kinuha mo lang yung mga crafts na yun sa mga ano, sa mga origami? Kaya nga, huwag kang mahiya kasi ano ba yung dapat mo ikahiya. Kung ngayon di ako nahiya sa bahay ko na to na sira-sira eh. Wala kang dapat ikahiya kung totoo kang tao. At kung wala kang tinatagong something. Kasi sa totoo lang, Ulysses, kung magpapakita ka, maraming magbibigay yan sa'yo. Kasi mas lalong silang maawa sa sitwasyon mo. Kapag nakita pa nila naka ano ka lang dyan, nakadapa ka lang, naka diaper at hindi ka makatayo, alam ko dadami ng dadami yung supporters mo. Malay mo, bibigyan ka pa ng wheelchair, diba? O pag may magbigay sa'yo ng wheelchair, diba, makakalakad ka, makakapunta ka na sa labas, hindi mo na kailangan ng i-ano ka pa. Ang ibang sponsors di nagbigay hanggat di kausap sa camp to camp. Yun nga, mother. Kaya nga ina-advisean ko si Ulysses na dapat mapakita siya. Sira na po gamit. Gamit ko dyan. Sira na po gamit ko dyan. Gamit saan? Kasi cellphone mo lang naman yung ano, yung ginagamit mo. Tsaka huwag mong sabihin sira ang cellphone mo kasi nakaka-video ka nga, di ba? Merong wheelchair si Ulysses. Ayun, di ba? Dapat ipakita mo yung kung ano ka, Ulysses. Kasi yung iba talaga, ayan na po ako sa video. Hindi, Ulysses, yung hinihingi ng iba yung makita ka na nagla-live. Kasi iba yung live kesa sa video. Gusto nilang nakikita ka, kagaya ko, di ba? Yung nakikita nila kung anong meron sa'yo ngayon. Yup, yung gamit kong wheelchair sira. Eh, hindi naman wheelchair yung ano, ginagamit mo pang live eh. Cellphone naman ginagamit mong pang live, Ulysses. Bakit hindi ka magpapakita, Ulysses? Ano ba ang meron sa iyo, Ulysses? Parang isa kang talinhaga. Isa kang nagtatago. Baka hindi ikaw si Ulysses. Baka ikaw si Ulysada. Wag mong itago yung pagkatao mo dyan sa picture. Kasi kung ikaw talaga yan, Ulysses, hindi ka yan mahiya magpakita. Hindi kami manunood ng vlog mo habang hindi ka nagpapakita sa amin. Yun lang yung hinihingi namin. Kasi gusto lang namin na makita yung pagmumukha mo. Mag-live ka kahit 5 minutes lang, di ba? Gusto namin makita ka sa live. Yung sa bagay, technique is what do you call technique?
Kung sa bagay, you can lie to others but not to yourself. Kasi you're lying to us but sa sarili mo, hindi mo yan ma-deny kung ano yung ginagawa mong hindi maganda. It's called conscience. At hanggang saan yung conscience mo? Hanggang saan ka dadalhin ng konsensya mo? Kung hindi ka man totoong Ulysses, kung nagpapakunwari ka lang Ulysses, alam ko hindi ka tatagal. Hanggang kailan ka man luko ng tao, Ulysses. Yun lang yung sasabihin ko. You can lie to others but not to yourself, no? Ayun. Alam ko matalino kang tao. Kaya nga nakagawa ka ng YT. Dahil talented ka. At alam ko siguro na matalino ka. Kaya anyway, it's your business at ayokong makialam din sa iyo kung ayaw mo magpakita sa kay Mother. Kila Mother Vista, kay Sis Between Marikit, or sa mga sponsors na nagbibigay sa'yo na yun. Alam ko may conscience ka rin na tao. Yun nga lang, baka hindi pa nabuksan yung conscience mo. Hindi ka pa na ano, or nagbulag-bulagan ka sa conscience mo na tinatawag. Kaya good luck sa'yo, Ulysses, sa arts na ginagawa mo. Yung live mo, di ba, sabi mo live, nag-live ka. Pero salita ka lang ng salita, tapos picture mo lang yung lumalabas. Paano mo na mapatunayan sa sarili mo na ikaw yun? Di ba, dapat kung wala kang tinatago, hindi ka mag-hide behind the dark. Anong itatago mo, di ba, kung malinis yung konsensya mo? Wala kang dapat ikatago, wala ka dapat ikubli. Kasi alam mo sa sarili mo na totoo ka. Diba, Ulysses? Yung iba nga, sobra pa yung sitwasyon niya sa'yo. Yung iba nga, hindi nakakanais-nais yung mga pagmumukha nila, pero proud sila sa sarili nila. Kasi alam na ng tao yung itsura nila. Alam na yung sitwasyon. Ikaw nga, mas okay kasi may talent ka. Yung crafts na ginagawa mo, di ba? Umaabot na ng 1,000 yung crafts na ginawa mo. Ang dami nang nag-follow sa'yo. Malamang nakaka-income ka na sa YT mo dahil sa nag-follow sa'yo. Dahil nga naawa sila sa sitwasyon mo, di ba? Mas mamahalin ka ng followers mo kung makikita ka pa nilang nagla-live. Imagine mo, gumagawa ka ng crafts, tapos kahit yung dinisplay mo doon na picture mo galing pa sa ano, sa TikTok. Lahat ng pinost mo na picture galing sa TikTok. Kaya nga, Mother, yung mas gumaganda kaya, Mother, makita siya. Kasi yung sa akin, para madumami din yung sponsor niya. Kasi huwag ka na kasi mahiya. Yung iba nga, sobra pa dyan yung sitwasyon niya sa'yo. Pero hindi nahiya. Dapat yun lang, huwag ka mahiya. Yung Ulysses Perez Sablay. Diba, huwag kang mahiya, Ulysses. Kasi nakikita naman namin kung ano yung ano mo eh. Dapat maging proud ka sa self mo kasi meron kang talent. Maganda nga yung talent mo kasi art and crafts. Diba, yung origami? Yung origami eh. Madalang ka lang makakita ng tao na maraming alam sa origami. Ako nga, yung alam ko sa origami is sa dalawang piraso lang alam ko, yung ibon, tsaka yung butterfly. Yan lang yung alam ko gawin sa origami. Ikaw nga, mas maswerte.
swerte ka kasi yung knowledge mo about origami is very wide. Diba? Pwede mo siyang pwede mo siyang gawing pangturo sa mga kids, mga bata. Malay mo, may merong sabi na turuan mo yung school ng ganito. Kasi merong mga kindergarten na mother, yung nagpapateach ng mga origami sa mga bata, mga garden, ng mga kindergarten ng mga bata. Malay mo, di ba, mother? Wala tayong magawa kasi yan ka na kami mamintas. Ayun, kasi kahit anong gawin ng tao, wala na yan sila magagawa dahil ganyan ka. Dapat lang magiging proud ka sa sarili mo at huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Kumbaga, tanggapin mo yung sarili mo. Ikaw mismo magmahal sa sarili mo. Kasi kapag minahal mo yung sarili mo, maging proud ka. At kaya mong ipaglaban yung sarili mo kahit sino pa sila. Yun. Kasi kapag naging proud ka sa sarili mo, Ulysses, magiging ma-inspired mo pa yung iba na kagaya mo na ganyan sa sitwasyon mo. Makapagbigay inspirasyon ka sa kanila na gayahin ka na kahit ganyan ka, may talent ka, ginagamit mo yung talent mo sa saktong paraan. Ayun. Huwag kang mahiya. Bakit ka mahihiya? Hindi ka nga nahiya sa pag-show ng 'di ba? Na humingi ng tulong. Tapos sabi mo, ito ako, meron akong diferensyang ganyan. Hindi ka nga nahiya magsabi ng ganyan na may diferensya ka. Kaya, go lang. At mahalin mo lang talaga sarili mo. Kung mamintas man sila sa'yo. Ako nga, napagkamalang baliw. Alam mo ba yun? Pero dahil mahal ko yung sarili ko, hindi ako na-offend. Kasi alam ko naman sa sarili ko na matino akong tao. At meron akong sariling kalayaan. At yung kalayaan ko yun ay happiness. Yun lang yung gusto ko na magiging inspired yung tao. Na despite na mayroong kang karamdaman, dapat happy ka lang. Ayun, yung gusto kong ipaabot sa mga tao. Magiging positive lang kahit may karamdaman. Ayun lang, dapat proud ka sa sarili mo, huwag mong pansinin yung iba. Hayaan mo silang sa'yo, kasi kung magpinta sila sa iyo, hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan yun nila. Kasalanan ng mga mata nila, kasi alam nila yung na ganyan yung sitwasyon mo, pinintasan ka pa nila. Hindi mo na kasalanan yun. Kaya kung malinis yung iyong kalooban, mahal mo yung sarili mo, gawin mo yung kung ano yung gusto mong gawin. Huwag kang mahiya. Kasi kapag nagtatago ka pa sa sarili mong anino, mas lalong hindi ka maging proud sa sarili mo. Magiging tawag doon, yung parang lack of self-confidence ka. Wala kang confidence sa sarili mo na lumabas. Hanggang kailan ka tatago sa aparador, di ba? Hanggang kailan ka tatago sa kabinet na tinatawag. Kaya habang may pag-asa ka pang lumabas ka na. Bigyan mo yung sarili mo ng kaunting confidence sa sarili. Yung parang, yung unang step mo dyan is tanggapin mo yung sarili mo, tanggapin mo kung ano ka, huwag kang mahiya. Doon mag-uumpisa yung tinatawag na confidence sa sarili. Ako, kahit ganito yung pagmumukha ko, hindi ako, kahit na minsan tinatawag nila akong luka-luka, luki-luki, medyo baliw-baliw kunti, hindi ako na-offend kasi alam mo, mayroon akong self-confidence. Tapos, mahal ko yung sarili ko. Bahala kayo kung ano yung magiging first impression ninyo sa akin. Bahala kayo kung ano yung magiging
magiging tingin mo sa akin. Pero ako, mahal ko yung sarili ko, meron akong self-confidence. At marunong akong ipakilala ang sarili ko. Kasi ganito ako. Ganito ako, bahala kayo kung mahalin nyo ako ng na ganito. Ano bang gusto nyo, mahalin nyo ako ng plastikan. Pero ganito ako, hindi nyo ako mapalitan kasi ganito ako. hindi nyo ako pwedeng damitan ng ibang ano kasi ganito yung pananamit ko. Simpleng bagay lang. Ayun ba, Ulysses, wag kang mahiya. Kasi once na mahiya ka, parang sinasabi mo lang na kinakahiya mo yung sarili mo. Di ba? Ako kahit ganito. Mother, tablab. Mami ni Muno. Kaya yon, Ulysses, kailangan mong mahalin sarili mo, huwag ka masyadong mahiya. Kailangan mo lang tanggapin kung ano ka. Self confidence is the key. Ako, hindi ako na naiirita kapag sabihin nila na ano, na ma something na ano, na nakaka-offend. Kasi alam ko sa sarili ko, kilala ko yung sarili ko. Wala kayo dyan, di ba? Minsan nga nakikitawa na lang ako pagsabihan nilang ako. Kung sa bagay, hindi lang si Mother yung nagsasabi sa akin ng ano, na baliw-baliwan. Actually, mga kapitbahay ko dito, sinasabi yan nila na nagbabaliw-baliwan ka naman, Ron. Ang ginagawa mo dyan, nagbibideo-video ka na naman, baliw-baliwan ka, ganun. Hello, Rona. Wala nga kawal busy. Nay Conchita, okay lang. Alam ko naman, lahat naman na tayo is may priority sa buhay. At syempre, may kanya-kanya tayong obligasyon, di ba? Kaya, not all the time, mag-aasahan ko talaga na andyan silang lahat. May time talaga na, ano, na wala sila. May time din na andyan sila. Kasi alam ko na ano, nakita na po ninyo vlog ko. Ang daming account nito ni Ulysses. Diba ang talino ni Ulysses? Kasi imagine mo, kung isa lang cellphone nito, matalinong tao to, Mother. Kasi nakagawa, di ba, iba-iba yung account niya. Meron siyang Gwapo Ako. Meron siyang, ito yung isa pa, Ulysses Arts and Craft Support. And then, meron pa siyang isang account na Ulysses Arts and Crafts. Ibig sabihin, Mother, talented yung taong ito eh. Ako, Ulysses, nakita ko na. Ninja sa log in, log out. Ayun. Di ba matalino ito? Matalino si Ulysses. Talented yun si Ulysses. Una kita Runa, parang kamukha mo yung classmate ko nung high school. Mabait din yun. Ay, salamat sa may humahanga pa pala sa akin sa kabaitan ko. Thank you, sis Rizaline. Nanay Bistag pa, share po para po makita nila. God bless sa you, Ulysses. Baka pinanood niya sarili niyang vids. You are so smart, Rona. Thank you, sis Between Marikit. Rona, pang views ko to. Okay, congratulations, Ulysses, kasi napaka creative mo na tao. Siyempre, talented, creative. Siyempre, nagsama-sama na yon. At of course, meron ka pang knowledge about sa technology.
no na di naman nanghulugan na may sakit, bubo na. I know naman, mother, kasi lahat naman tayo, meron talaga tayong, wala namang bobo sa mundo, mother. Yun nga lang, may mga tao talagang hindi pinagpala, yun. Lahat tayo merong karunungan, ano ka ba, mother, kasi lahat, each individual is unique. Meron tayong kanya-kanyang, ano, knowledge, ideas, ayun. Yung iba nga lang, mas mataas yung kanilang ideas. Hayaan mo sila, Ulysses, kung ayaw ka panoorin. Nanay Bistag, sana may palipad. Paliparan kita. Gusto mo, Ulysses? Paliparan kita ng pagmamahal na galing sa puso. Good luck sa iyo, Ulysses, at sana may makapansin sa iyo at makatulong sa iyo. Ayun. Siyempre, maganda yung iyong handcrafts. Huwag ka na mag-insist, Ulysses. Pag ayaw sa iyo, huwag ka na mag-umilit at magagalit lang din ako. Nanay Bistag, ang pag-vlogging ay utak producer. Ayun, Rona, ang mapanood mo, masaya na ako. Good afternoon po, ayun, from Ate Jing, Lady 140. Magandang hapon din, Ate Jing. Wait lang, tol, Ulysses. Ayaw yan ni Mother, makulit. Tamsaktan. Ayun, humingi, mother, si Ulysses ng palipad, mother. Iron Man pa watch. Ayun. Very talented ito si Ulysses. Good luck sa iyong hard handcrafts, Ulysses. Sana malumaki pa yung iyong channel. Kasi alam ko, merong mga kindergartens na mahilig sa mga handcrafts like origami. Kasi sometimes binabalik yan ng mga kindergartens yung origami. Kasi dito nga sa amin yung pamangkin ko nagpaturo sa akin kung paano gawin yung bangka-bangkaan, yung ibon, tsaka yung bulaklak. At tsaka tinuruan ko na rin siya gumawa ng butterfly na paperworks na origami. Diba? Ngayon kasi binabalik yan siya. Runa, sana ma-flex ng KMJS or Rated Corina. Sana nga mapansin yung ano mo, yung handcrafts mo ng KMJS. Big achievements din yan para sa'yo. Pero mas better kasi na gumawa ka siguro ng video, then send mo sa kanila yung video mo para malay natin may makapansin. Ako kasi naka-send ako ng video doon sa KMGS kay Rafi Tolpo din. Gumawa kami ng video din, sinend namin doon. Pero hindi nila napansin. Siguro yung pinutulungan talaga nila is yung mga grabe yung sitwasyon talaga. Hindi sila siguro tumutulong sa mga malalayong lugar. Kasi yung napansin ko, mga part lang of Manila, yung lagi nilang tinutulungan. So, siguro okay lang ah. Hindi wala man ko gag. Ay, galing kaya ang suga, no? Dahil lang magwa lang ko. Mga pinapakita nila, mga walang katuturan. Siyempre, hindi rin natin sila mapi-please, Ulysses, sa ano nila. Kasi alam naman natin yung world of yung mga malakihang stations. Siyempre, hindi yan sila kukuha sa mga taong hindi magiging sikat.
Sige na. Gina balam si Perche. Aw. Nagpaninta guro. Lumabas ako kasi gagawin ng kabit lugan ko yung switch ng ilaw sa kwarto. Transfer niya. Labas na lang ako dito kay ate. Nang taya sa balasan, ito nga. Pero na maulan dyan. Ngayon hindi gaano maulan. Pabayaan mo sila yun, sis. Kaya ma-high blood na ako. Bayad plus mama. Huwag kang ma-high blood, mother. Oy. Ano pa ko na maupuan? Si Ulysses Arts and Crafts. Try mo rin mag-send ng video mo, Ulysses, sa mga mga rated K na 'yan. Tinry ko na rin 'yan, kaso lang walang feedback, walang response. Kaya wala tayong magagawa pag ayaw nila. Pero na nakita ko din 'yan paano sa magkakaawa sa isang LS. Ay ganoon. Send mo rin yung mga video mo. I-send mo lang ng i-send. Malay natin, one of these days may makapansin sa'yo, Ulysses. Maganda rin kaya yung mga handcrafts mo. Nagalit ako doon, huwag kang makaawa kasi di siya pinansin, nagalit sa kanya kasi di naunawaan ang sinabi niya. Bakit hindi Tagalog yung sinasabi mo yun, Lucy Ulysses? Dapat pag nag-send ka ng videos, Tagalogin mo para maintindihan nila yung sinasabi mo. Minsan kasi yung mga malalaking TV station, hindi talaga yan sila namamansin. Pagka hindi ka nila mapakinabangan, pagka alam nilang hindi maging viral yung iyong video, huwag ka na pumunta doon, Ulysses. Nagalit ako doon. Sabi niya, i-block ka niya. Saan, mother? Saan yun, sis Bistag? Mayabang din yun na naknakan ng kayabangan. Naawa ako sa'yo doon. Alam mo ba, panay makawa mo doon? Sige, Marilyn Chang. Okay. Huwag ka pumunta sa mga mayayabang na vlogger na iba. Punta ka sa mga kagaya kay sa wildlife, mga ganun, para at least mapansin ka. Kahit mag-message ka lang sa mga chat room nila, sa mga message box. Kasi tapos huwag ka masyadong magmakaawa kasi alam mo, yung iba kasi may mga taong kasing ayaw na nagmamakaawa ka. Hayaan mo silang mapansin ka tapos sila mismo yung magbigay sa'yo. Yun, mas okay yun. Kasi kung yung taong may mga good heart, yung mga taong maawain, mararamdaman nila yung sitwasyon mo. Magbibigay yan sila kusa. Hindi mo na kailangan pilitin yung mga taong may mga magagandang puso.
di niya alam kalagayan mo, ina-announce ka na di niya ninya tulungan. Ina-announce na niya di kanya tulungan. Oh, grabe naman yun. Grabe siya, mother. As in, sinasabi niya pa talaga na hindi siya tulong. Meron kasi mga tao na ano, matitigas ang puso. Ayaw nilang may mga taong nagmamakaawa. Ilipat ako, mother, kasi may nagwawalis dito. Dito pala ako upo sa... Ang sarap ng hangin dito sa labas. Sarap ng pesto ko dito. Dito sa tabing kalsada ako, mother. Umupo ako dito. Yan yung pesto na sinasabi ko. Doon lang yung tindahan ni ate. Yan. Oo. Wag pumasok sa ayaw sa iyo. Wag mong sayangin load mo doon. Kaya nga, maghanap ka ng taong marunong pumansin sa mga kagaya nating nangangailangan, Ulysses. Huwag kang tama yung sinasabi ni mother na huwag kang mag-waste ng time mo sa kanila. Kasi kahit anong gawin mo, hindi yan sila mamamansin. Kasi ganyan sila. Galit ako sa kanya kasi iba pag-intindi niya sa comment ni Ulysses. Tas nag-sorry si Ulysses. Pabalik-balik siya dun sa LS ni MC. Ayun naman pala. Pag ganyan na yung ginawa sa'yo, huwag mo nang balikan, Ulysses, kasi sayang yung support mo dun sa kanya, tapos hindi ka man lang hindi ka pinapansin. Wow, sarap nung mais. Gusto ko yan. Lagkitin. Oo, sis, Yusupina. Malagkit siya na mais. Pero half lang kinain ko kasi hindi ako matunawan sa mga ganun at matigas kasi. Iwalay pala nak sa tirahan nyo. Yung tindahan, mother. Dito sa labas, mother, labas siya ng bahay. Pero yung tindahan ni ate, may lock. Tsaka hindi, wala namang mga kawatan dito sa amin. Kasi yung tinitirahan namin dito ay sa barangay, siya yung commander, chief commander ng mga tanod sa barangay. So, gising yan siya pag, natutulog yan siya sa gabi, mga 3 a.m. na ng umaga kasi sila yung nagbabantay ng barangay. Ikot yan sila ng ikot. So, kahit iwanan ni ate yung tindahan dito sa labas, walang kumukuha. Kasi alam nila yung bahay ng commander chief ng tanod dito sa amin. Yung katabi lang namin na bahay, mother. Yun yung commander chief ng ano. Kaya, hindi siya delikado. Kaya nga po, Ulysses, wait ka lang sa awa na sa'yo ni Lord. No need na sabihin na magkusa sila. Di ba, Kuya Iron? Kasi iba talaga yung kusang nagsasabi sa'yo na tulungan kita, bigyan kita ng ganyan, kaysa sa humingi ka. Kasi pag humingi ka, parang minsan iba yung ano ng tao. Iba yung pagkakaintindi nila. Na yun lang yung ina-after mo, pumunta ka dun sa kanila para humingi lang ng tulong, yun yung ina-after mo, yung pera lang, parang ganun. Antayin mo na sila kusa magbigay. Akala ko karugtong lang. Karugtong ng bahay, mother. Malapit lang naman siya, mother. Hindi naman siya gaano malayo sa bahay. Naliit ako doon, naawa ako
ako sa kanya. Kung ako naman siguro ang makabasa ng masamang comment, mother, syempre, pag ikaw yung nakakaramdam ng mga bagay na ano, na parang may pakiramdam, may ano ka ba, may yung bang naintindihan mo yung sitwasyon, matatouch ka talaga. Kasama ay ganun ba? Opo, mother, safe yun dito. Kasi never kaming nawalan dito kahit ganyan sitwasyon ng tindahan ni ate. Kahit kala mo kawayan lang, hindi yan dyan nawawalan kahit isang pirasong candy. Kasi yung mga tao dito sa paligid namin, mababait naman. At lahat dito, halos kilala na namin. Mga ano din namin, batch din namin na lumaki. Kaya halos lahat sa paligid namin dito, kilala na namin. Kaya no worries kami dito, mother. Hindi kagaya to sa Maynila. Kung sa Maynila ka siguro, ewan ko lang. Muni ka na kaya si Ulysses. Monetize na yan siya kasi nasa 3 point, daw parang 4 na ata yung subs niya. At yung mga views niya malalaki. Punta yun, punta ka kay Ulysses. Kay Trixie dito, kampihan ka namin, ayun. Punta ka kay Ate Trixie Joy Vlogs, yon Ulysses. Sabi ni Mother Bistag kasi doon, nagbibigay niyan siya ng tulong. Ay, ganun ba? O sa Bistagan ka na, Ulysses. O at Bitlogan. Kasama video ni Ulysses sa playlist na piniplay ko kasama kay Dairona at Sirano. Thank you so much. See you, Suset. Love. Hirap din na din sa nagsasalita. Hinihingal siya. Ganyan ako, mother, pagka kinabukasan, ano ko na, dialysis ko na. Kasi alam mo, mother, marami na akong tubig na stock niyan sa katawan. Kaya medyo hinihingal ako. Thank you so heart, si Suset. Bilang comment, sinigawan siya talaga. Ay, grabe naman. Walang puso itong babaeng itong sinisigaw-sigaw pa. Huwag ka doon kay Rikay Marilyn. Wala din salita lang, hindi yung maintindihan yun, no? Doon yun sa comment na panahon po ba yun ni President Ramos, biglang nawala. Mukhang iba ang pagkakaunawa niya doon, lumitaw tunay na ugali. Ala, bakit ganun kung ayaw magbigay? Huwag na lang magsalita. Tama yan, di ba? Pag ayaw magbigay, huwag nang sumigaw yun. Na ikaw, Ulysses, i-block kita, hindi kita. Grabe naman, as in, sinigaw niya pa talaga na hindi tutulong. Parang napaka, ano naman yun. Unjustice. Parang walang hustisya makapagsabi. I'm too broken, sabi ni si Suset. Nakaka-broke na siya ng heart. I'm too broken hearted. Tsaka dito sa amin, mother, walang kawatan dito. Natatakot yung mga tao dito sa magkawat-kawat. Kasi hindi abot ng 3 days, makamahuhuli agad sila. Kaya takot silang mang victim ng hindi sa kanila. Kahit ganyan lang yung tindahan niya ni ate, mother, tingnan mo yung tindahan ni ate, oh.
Kaya nga masabi ko talaga na bakyan yan yung taong ito. Sana ignore na lang talaga. Kaya nga, pwede niya naman i-hide na lang para ano, wag lang magsabi ng mga something na nakakasakit. Yan yung tindahan ni ate, mother. Maliit lang siya, pero walang gumagalaw yan dito. Safe naman siya kasi may ano. Diba? O, paninda ni ate, makindi lang yan. Napakaganda nga ng pwesto nyo. Kaya nga, mother. Diba? Tapos pag may pasukan, marami nang dumadaan dito. Pagpasukan dito, mother, ha? Mukhang hawa. Tapos na ni? Yes. Jaryo ko din. Pa-jaryo-jaryo. Ako ma-jaryo ko sa imo karon sa gabi. Wala tayong jaryo mo kay matinga-tinga ka. Ano mo gusto mo nga jaryo? Kinabayo? Or eloplano? Kuraduhon ta eh. Dali di kay jaryuhan ta ka dali di. Pila ka bilog jaryo gusto mo? Ambalang? Eroplano or kabayo? Ay, koy, music mo koy. Bay na, ilang konti. Koy. Ha, mukhang hawan. Hayaan mo na lang sila. Hayaan mo sila, Ulysses, mag-ano. Kasi hindi mo na yan sila mapilit. Doon ka sa mga taong kaya kang tulungan na walang kapalit. Kuya? Bingin naman ang kuya ko. Di ba nga mga kapatid kung totoong kang tao, matalino ka, sabi mo, mabait ka, dapat unawain mo ang kapwa mo tao, lalo mat mas nakakalamang ka. Kaya nga mother, di ba, kung nakakaintindi ka na tao, maintindihan mo yung sitwasyon niya, kasi naunawaan mo kung anong meron sa kanya. Di ba? Kaso lang kung ikaw ay nag-ano lang, nagkukunwari, hindi mo yan maintindihan. May bagay na mapagkumbaba ako. May mga tao kasing iba yung ano, pakay, mother ba? Iba yung parang lalapit lang sa iyo kapag alam nila na kaya mo silang dalhin sa tagumpay. Pero pag alam nila na hindi mo sila kayang dalhin sa tagumpay, iiwan kaya nila, hindi ka nila papansinin. Lalo na kapag pupunta ka lang sa kanila para humingi ng tulong. Pero alokin mo yan sila na, ayan, tulungan kita para umangat yung channel mo. Ewan ko lang. Malamang sasabihin yan. O sige, sige, thank you so much. Kailan ba yan? Kailan ba yan? Oh, ganyan yan, ganyan yung ano niyan. Pero kung ibungad mo sa kanya na hihingi ka ng tulong,
Yung mga ganyang tao, hindi yan, hindi kanya papansinin. Lalo pa yan mag-aano sa'yo. Parang ipagmamalaki pa niyan sa mga followers niya na inaano ka niya. Ipapahiya ka pa niyan. Yung mga taong ganyan, kasi ina-analyze ko paano kung personal niya. Kasi nakikita din yan sa kalagayan niya. Kaya ako feel ko na siya ngayon. Kasi ang way ng comment niya, naka-base din sa pananit. Opo, mother, siyempre, no? Kasi kung anong laman ng puso mo, mother, yun yung indidekta niya sa kanyang utak. Pagkadikta ng puso sa utak, yun yung isusulat niya dun sa comment. So, kung i-analyze mo yung mga ano, makikita mo yung laman ng puso niya. Based dun sa sinulat niya. Kasi hindi siya makapagsulat nun kung hindi galing dito sa puso niya. Kaya Rona, yung kulay yung green ka ba? Ako naman, it depends upon the person kung sino at anong klaseng persona yung kausap ko. Kasi kung baga ako ay marunong ako makihasama, makihalubilo. It depends upon the person kung ano yung klaseng persona yung kaharap ko. Pag persona na medyo seryoso yung katapat ko, ala nga naman mag-joke ka. Ala nga naman mag-joke ka nang hindi ka nais-nais kung yung kaharap ay professional. Professional way. Diba? So, kailangan mo maging professional. Iyan kung ikaw yung taong nakakaintindi at meron kang proper attitude na tinatawag. Alam nga naman kung kausap mo, kung joker yung kausap mo, magseryoso ka. Tapos yung gino-joke niya sa'yo is about sa mga nakakatawa. Alam nga naman kwentuhan mo siya about business. Kasi nga yung kausap mo nagjo-joke. Diba? Boring at corny. So, depende yun sa taong kausap mo, Kuya Iron. Meron din akong feel na scam. Diba? Malalaman mo rin yung taong mga scam yan. Kasi hindi yan siya magpapakita. Ano kulay yung Rona? Ako actually kulay ko pink. Kaya mabawas utal din comment niya. Ano daw? Kaya mabawas. Ano ba ibig sabihin nito, mother? Kaya mabawasan din comment niya. Okay. Wala akong tinapik pero inborn na utak ko. dito na ako. Ayun. Kubalik ulit si Ulysses. Ulysses, TY na nagdarasal ako na mag-trending na video ko. Sana nga Ulysses, no? Sana kahit isa man lang sa video mo mag-trending. Lalo na pagka yung video mo talaga na yung ikaw. Para at least makita nila at matulungan ka din. Di ba? Malaking ano din yan. Nanay Bistag. Kaya di ko ipagpalit utak ko sa may mga tinapos kasi may utak akong tao. Kaya depende kasi yun sa ano, mother, no? Sa persona. Kasi minsan sa sobrang talino mo, hindi mo na alam na nakakasakit ka na ng kapwa mo. Kasi na-overconfidence ka na. Na-overconfident ka na sa sarili mo na
kayang-kaya mo yung ibang tao dahil sobrang talino mo. Pero hindi mo na pala namalaya na nakalaps ka na sa iyong limit. Na over ka na sa, na off limits ka na. Na yung nakatapa ka na pala ng tao. Kasi na over belief ka sa sarili mo. Nasobrahan ka na ng tiwala sa sarili mo, kaya ayun yung nagiging attitude mo. Share ko na yung vids mo, Ulysses, sa FB ko. Ayun. Thank you, Mother, sa pag-share sa video ni Ulysses. Ayun. At sana marami ding makapagpanood. Susit nood ka lagi. Ayun. Si Susit, please daw. Nood ka daw ng video ni Ulysses. Opo, Nanay Bistag. Video mo, Ulysses, naka-share sa FB ko. Ayun. Thank you so much, Mother, for sharing the video ni Ulysses. Wait, nagtanong ayos. Matanong ayos. Ayos lang ba yun? Audio po ba? ID ba mahina? Ang tanong matalino, di nang aapak ng kapwa. At sa halip marunong umunawa sa kapos o sa walang tinapos. Fuck yan, tinapos na yan na masahol pa sa hayop ang ugali. Kaya nga minsan, Mother, may mga taong pagka sobrang talino, ganyan yung mga ugali. Kadalasan, di ba, yung mga bastos, yun pa yung mga professionals, kagaya ng mga, may mga dikotse. Kagaya, pag alam nila kasi na parang kayang-kaya nila yung tao, sila pa yung medyo nasobrahan ng katalinuhan at naging bastos na sila. Hindi nila na ano na yung music ng kuya ko. Talinuhan. Minsan kasi may mga tao, minsan parang nang aapak ba. Hindi nila ginagamit yung ano nila. Ulysses, hiningal na nga magsalita. Maintindihan naman mga sinasabi mo, nak. Hindi talino yan. Okay. Yes, manunood ako kasi yun ang maitulong ko sa inyo ang Diyos, and ang galing mo Han. Ayan. Meron akong angkan, mga cum laude up sila nag-aral, pero iba ugali nila, di sila bastos na tao. Minsan kasi, Mother, depende din yan sa yung ugali kasi, yung foundation talaga ng ugali ay nanggagaling talaga yun sa tahanan. Kung ano yung kinalakihan mo, yun yung dadalhin mo hanggang tumanda ka. So, it depends upon the nature kung saan ka napundar. The foundation, kumbaga. Kung saan ka lumaki, kung anong nature meron kayo, madadala mo yan hanggang sa pagtanda. Sa'yo pinagtapos, inborn, matalino. Di ba? Kasi yung kung ngayong nature mo ay puro kabastusan, magiging ano mo yan, maging habit mo rin. Madadala mo yan hanggang sa pagtanda mo. May pinsan akong kuba kasi nahulog sa hagdanan, pero siya naglakad. Nag-drive pa yun ng habal-habal na masada kasi normal naman siya, lahat bukod lang sa likod niya. Diba? Depende sa nature mo kung saan ka lumaki. Sino yun, sis Bistag? Nagmaritis ako. Ganon ba si Suset? Si Ulysses, mukhang inborn niya yan.
Ay, ano ba yan ang bingi ng kuya ko ah? Kaya sis, chismis ko sa'yo, mga sa GC. Narinig ba yung music dyan, mga na, mother? Para mapagsabihin ko si kuya na himitso hinaan yung, po, yung music. Ay, yung pinsan ko, nung nag 2 years old, ata siya nahulog sa hagdan. Tatay ko never nag-aral, pero hirap yun lukuhin kasi mataas ang IQ. Yung mga matatanda talaga, mataas IQ, mother, no? Ah, kaya pala parang mabigat yung ano po, atyan ko. Koy! Ina-inailang ko yung sound mo, koy! Magaling sa matematik yun. Kadalasan sa mga matatanda magagaling sa math. Ano ka? Ha? Diyan nga na. Niyan pa. Ang tatangkano pa ni. I'm back sis Rona. Busy-busyhan. On the way work. Ayon. Okay lang, sis Jean. Ingat ka sa workplace mo. Okay, God guide always. Ingat ka, sis. Ganon matatanda, sis. Wala pang papel na gamit at ballpen. Kulit ng kuya ko ng... Kuya ko ang lakas ng music. Makadinig yan dyan sa inyo, magandang music. Basta sana makatao. Makatao di yan binabasa. Tinapos ang parang ugali ng tao at di yan base sa estado ng pamumuhay. Nasa personalidad yun, mother. Kung anong kinalakihan mo, yun. Minsan sa pundasyon yun, mother, kung ano yung tinuro sa'yo nung maliit ka pa. Madadala mo yun hanggang sa pagtanda. Totoo, sis, dapat may puso din. Tsaka may takot sa Diyos. Yon, kamusta?
Dapat may time, may takot sa Diyos, mga sis. Kasi pag may takot ka sa Diyos, hindi mo yan magawa yung mga bagay na parang mga wala nang ano ba? Wala nang hustisya para sa ibang tao. Sila tayo pantay-pantay. Wala tayong dapat ipagmalaki dito sa daigdig. Dapat ipagmalaki mo. Diba? 2 oras na ako, mother. Ano, mag-LS ka ba? Or ako na lang? Ako na lang ba talaga mag-LS, mother? Sis Jean, ingat ka sa trabaho mo. Love, 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 love. Thank you, Sis Susette. Dapat kasi may takot tayo sa Diyos. Kasi pag meron kang Panginoon dito sa iyong puso, hindi mo magagawa yung mga bagay na nakakasira sa kapwa mo. Kaya go tayo kung saan tayo, ano, kung saan yung mas nakakabuti, doon tayo. Dumidikay ako, mother, kaya nagtatago ako sa kapo. Baka mamaya pagalitan mo ako. Anong sud, anong tani? Ano na yun? Kamusta na yung topic natin? Ano nang mga nangyayari? Ang importante dito, totoong tao ka. Diba, mga sis? Baka rin chismis na yun siya. Maaga ako bukas, mga sisi. Siyempre, kailangan na naman natin magpa-bloods pa. Tingnan nyo yung mata ko na mamamagalit. Ay nako, si Susette. Sadyang may mga mayayabang umangat lang sa buhay. Kala mo di na nanggaling sa lupa ang kinakain. True, lalo, mother. Kaya hindi nila na-realize na panandalian lang yung mga bagay na ganun. Lahat ng mga bagay dito sa mundong ibabaw ay panandalian lang. Mga sakit sa dibdib, si Lord na bahala sa kanila. Diba? Yun yung tinatawag kasi na love of money, mother. Mas mahal nila yung pera nila kaysa sa kapwa nila, kaysa sa Panginoon. Pero hanggang kailan nila mamahalin yung kanilang kayamanan? May hangganan yan. Kaya nga manalita ang tataas, parang walang mga kamatayan. Hanggang saan sila? Lahat ng tao mamamatay.
metro dahil wala silang paki pakin sa iba. Wala silang paki. Oo, totoo yun. Kasi pag yung isang tao ay mahalaga sa kanya yung kanyang kayamanan, pinakamamahal nila yung kanilang kayamanan, hindi nila pinakamamahal yung mga kapwa nila tao or yung Panginoon. Kasi yung sinasamba nila ay yung kanilang pera. Yung pinakamahalaga sa kanila ay yung kayamanan. Oo, amo na lang na. Maya-maya alis na kami ha. Ibulsa ko na sipi ko. Okay, mother, i-end ko na rin to kasi nagpa-music na yung kapitbahay. So, kailangan ko na rin mag-end. End ko na to mga sisi. Kasi yung music, baka mamaya ma-CPR ako. Sayang din naman pag ma-CPR. Kailangan ko na rin kasi magpahinga ng maaga kasi meron pa akong dialysis bukas. Magkaisa, wag magpataasan. Tama yun, mother. Dapat lang kasi kung ano yung adikain, magkaisa at para ma-reach agad kung ano man yung mga paano sa buhay. Huwag na magpataasan. Kasi wala ka namang mararating kapag yung nagpapataasan ka ng kayamanan mo. Sinong pinagmamalakihan mo? Di ba? Ayun, di ba? Kaya ano, huwag kang magmalaki kasi yung iba nga mas malaki pa yung kayamanan kaysa sa'yo. Yung iba nga nakatira sa mga kasil, hindi nagyayabang. Ikaw na kunti lang yung kayamanan mo, magpayabang-yabang ka pa dyan. Kaya dapat ano lang, moderate lang sa kayabangan. Pwede naman magyabang kasi yung minsan yung pagyayabang ay inaano mo lang sa buong mundo na proud ka kasi mayroon kang narating. Pero iano mo rin minsan, yung bang bigyan mo rin ng limitasyon yung pagkamayabang mo. Sign of ano yan eh? Sign of proud. Yung proud ka dahil mayroon narating ka. Sa metro lang kailangan natin pag tayo'y namatay. Pag inborn mayaman, di mayabang. Oh, yun, tama yun, mother. Basta kasi kakayaman lang, bagong yaman lang, yun yung perte, yung pinakamayabang na ano. Kasi parang nanibago sa kayamanan nila. Ayun lang yun. Yun lang yung ano diyan. Nakuratan. Anong nakuratan, sis? Nanibago sa kayamanan. Parang na ano ba? First time nilang nagkaroon ng ganun ng kayamanan. Kaya kayabang-yabang na sa sarili. Hindi nila alam na hindi pa Gabriel Dani kaya ang aso-aso. Diba? Kaya wala tayong dapat ipagmayabang sa ating sarili. Hanggang kailan tayo magyayabang? Hanggang kailan ba yung kayamanan mo hindi mo yan madala? Yung ibang, tingnan mo yung ibang mga mayayaman na inborn talaga na yung mayaman. Sila pa yung mga humble. Kaya dapat may limitasyon sa kayabangan. Walang problema kapag magyayabang ka. Dahil sign of proudness yun sa sarili mo. Dahil nakabili kang ganyan, nakaano kang ganyan, kaya mo, afford mo magbili ng ganyan. Pero bigyan mo naman ng limitasyon. Kaya kasi minsan yung mga ibang tao ma-misinterpret ka. Yun. Diba, mother? Nabiglang kuratan.
dalawa na lang kayo ni si Suset Mother. Naririnig ba yung music, Mother? Baka ma-CPR ako. Maaga pa ako bukas, Mother, kasi meron akong dialysis na naman bukas. So, mga 4:30 gising na ako bukas. Ah, okay. Medyo mahina siguro. Ingat ka, baka ma-CPR ka. Ayun, kaya nga. Medyo hindi naman siguro gaano malakas. Kapag hindi yun nyo yan dyan maririnig, hindi yan siya ma-CPR. Kasi hindi naman gaano malakas. Mother, sabihin mo kung alis ka na, Mother, ha? Sandal ako dito. Malamos pa ko, ah. Pahinga ka muna, Day. Maaga ka pa pala bukas. Mag-ipon ka muna lakas. Ayun, di ba maaga pa ako bukas? Pag si Mother na alis, end ko na rin to. Kasi kailangan ko magpahinga. Mother, baka may binigay ba si Kuya Lakay yung TV ulit? Siguro binigyan niya ako ulit ng WH. Jolly Chim, maganda gabi. Kinak and kinapalis na ako. Okay, Mother. Thank you so much, Mother. Ingat ka, Mother, sa lakad mo. Ah. God bless. Pray tayo always na maging okay yung ating project. Ayun. Ingat, Mother. Ingat sa pagmaneho. At God bless your way. Jerry J, good evening. Ayun, pa-out na rin ako, Jerry J. Kasi maaga pa ako bukas mag-dialysis. So, bukas ng 6 a.m. Kita-kita tayo sa center na naman ulit tayo mag-live-live. Mga 6 a.m. Itay ko na lang yung opportunity para magpa-thank you. Kasi palubat na rin ako, so kailangan kong i-charge yung cellphone. Ayun sa aking Solid Bistag family, Kabitlog family, sa mga kapangil ni Ate Trix na pumasok ngayon dito, thank you so much. Jolly J, thank you. Sister Ya Kandab, thank you so much. Ayun. Sino pa po yung pumasok dito? Wala naman si Sis Emily. At si Susipina wala kasi. Sis Jen, thank you so much. Ingat ka sa work mo ay. Huwag kang mag-alala at ako ay mag-ingat din lagi dito. At syempre, thank you so much sa support, no? Ayun, sa lahat-lahat, thank you so much. Kay Mother Bistag, thank you so much, Mother. Take ko rin yung opportunity para magpa-thank you ulit. Huwag kayong mag-alala, ulit-ulitin ko to kada araw kasi sobrang blessed ako dahil sa inyong tulong na ginawa. Shout out kay Kuya Joel Salcedo, Kuya Lakay Jun TV, ayun, thank you so much sa pagtulong sa akin. Kuya Fernan Fabrigaras, thank you so much. Siyempre kay Marlag, shout out kay Serrano Channel, Rampage PH, thank you so much. Kay Commander Chorba, thank you so much.
Of course, hindi ko makakalimutan magpatayin ko sa aking mga sponsors. Namely, Sir Rixie Joy Vlogs, thank you so much. Ate Trixie, sa pabigas-bigas at sa iyong pag-grocery, always, thank you so much. Kay Daddy Frankie, thank you so much sa tulong. Ayun, kay Ma'am Philadelphia, salamat din sa'yo. Siyempre, pinapasalamatan ko rin ang aking buting ina, Mother Bistag Denmark, always, thank you so much. Siyempre, sa akin, dalawang ever-dearest supporter na hindi nagsasawa lagi saan man ako, andun sila. Walang iba kundi si Sis Between Mariquette at Sis Rizalyn Duran. Sila po ay akin na malugod na taga-suporta. At ano man ang mangyari, hindi ko yan iiwan yung aking kabitlog. Thank you so much din si Suset Suset, Sis Carmen Garbo, Sis Witsia, mga kabitlog ko, Sis Asel Dadog na laging nagsusupport. Kuya Ulysses, thank you so much. Sis Yusel Ilyo, Sis Suset Suset, love love mama. Ayun, at sa syempre, may kinakalimutan pa ba ako? Wala na naman, diba? Thank you so much kay Sis Emily at kay Sis Josefina na always andyan. Ngayon lang sila absent kasi meron silang importanting inaasikaso na business. Alam ko, pagod sila ngayon kasi marami silang orders. Yeah, thank you so much, Sis Emily and Sis Josefina. Of course, kay Sis Mabel na lang kasiro. Thank you so much, Kuya Sheldimer. Always kitang pasasalamatan every day. Kahit na alam ko busy ka dyan lagi. Thank you so much. Ayun, sino pa ba? Ma'am Bia Pascual, yung lagi ko, yung mga silent viewer ko always. Ma'am Bia Pascual, Ma'am Rica Ishii. Ayun, lagi yan sila dyan. Pero hindi lang nagpaparamdam. Sis Asel, of course, hindi kita makalimutan. Natawag na kita kanina. Bye-bye, you guys. I love you so much. Kita-kits tayo ulit tomorrow, 6 a.m. Okay? Ingat, ingat, ingat. At God bless ating lahat. Mother, ingat ka sa iyong pagdadrive. Okay, God bless. Magandang gabi ulit. Sis Edith. Ayun, Sis Edith, andyan ka pala. Thank you, syempre, sa lahat ng kawal ni Ate Trixie na andyan lagi. Thank you so much sa inyong support. Sis, add na lang kita sa Facebook, search kita. Okay, antayin mo lang, Sis, yung ano ko. Now na, after ng LS ko na to, search kita. Bye-bye, everyone. Oy, may nakalimutan ako, Sis Delia Kahandap. Thank you, Sis. Love you all.